Maganda ang topic natin ngayong araw at tiyak na marami ang guilty dito sa inyo niyan. Pag-uusapan natin ngayon ang mga bagay na hindi mo dapat gawin bago matulog. Kung nahihirapan kang makatulog, at hindi mo alam kung bakit maaaring dahil sa ginagawa mo ang ilang bagay, na hindi mo dapat gawin bago matulog. Una, uminom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng tamang dami ng tubig sa araw ay mahalaga. Ngunit may mga pinakamabuting kalagayan, at hindi pinapayuhan ng mga oras upang gawin ito. Ang isa sa mga huli ay bago tayo matulog, dahil maaari tayong makaramdam ng bloated, o kailangan nating bumangon ng madalas sa gabi upang umihi, upang matiyak ang isang magandang pagtulog sa gabi nang walang pagkagambala, iwasan ang pag-inom ng tubig bago ang oras ng pagtulog. Pangalawa, ehersisyo. Tulad ng inuming tubig, ang ehersisyo ay mahalaga din para sa ating kalusugan at kagalingan, ngunit ang pag-ehersisyo bago matulog, ay isang masamang ideya. Maaari mong isipin na ang iyong pag-ehersisyo, ay magpapapagod sa iyo, na nagpapahintulot sa iyo na makatulog, ngunit sa katunayan, ikaw ay magiging mas gising, habang ang paggalaw ay nagpapasigla sa iyong isip at katawan na may mga kemikal. Paggamit ng gadgets, ang mga smartphone ay tila isang necessary evil, ngunit tandaan, ang mga device na ito, ay pinagmumula ng artipisyal na liwanag, na lubos na nakakaapekto sa schedule ng produksyon ng melatonin ng katawan, at natural na circadian rhythms. Kinakailangan din na aminin ang ating addiction sa mga bagay na ito. Ang teknolohiya sa isang kamay lang ang layo, ay naging ating pangunahing pinagmumula ng libangan ngunit isang kaguluhan din. Dapat mong ihinto ang paggamit ng mga electronic gadget, nang hindi bababa sa 2 oras bago matulog. Gayun din, huwag kalimutang silence ang mga notification. Sa ganitong paraan, hindi sisindi ang iyong telepono at hindi ka magigising bago ang iyong alarm. Makipagtalo o makipag-away, kung nakatira ka sa iyong pamilya o isang kapareha, alam mo na kung minsan ang mga away ay nagsisimula ng hindi natin inaasahan at sa pinakamasamang oras. Kapag pagod tayo pagkatapos ng mahabang araw, nakakalimutan natin na mas sensitive tayo at ganoon din ang nangyayari sa ating partner. Ang pagkapagod na ito ay maaaring humantong sa isang away bago matulog, sa isang bagay na karaniwan mong kalmado o makatwiran. Kung maaari mong maramdaman ang isang nalalapit na argumento, subukang iwasan ito sa pamamagitan ng paghiling, na ipagpaliban ang pag-uusap na iyon hanggang umaga. Ang pagtatalo bago ang oras ng pagtulog, ay magagarantiya ng isang awful na gabi ng pagtulog. Magkape, alam nating lahat ang epekto ng caffeine sa ating katawan at isipan. Kung sa umaga ang epekto na ito ay pabor sa atin, ngunit bago matulog ay lubhang nakakapinsala, kung gusto mong magkape pagkatapos ng hapunan, siguraduhing suriin muna ang oras. Huwag kalimutan kung ano ang iba pang mga item na may caffeine, tulad ng tsokolate at ilang mga tsaa. Subukan kung aling mga item ang may pinakamalaking epekto sa iyo at kumilos ng naaayon. Kumain. Ang mga mabuting gawi sa pagkain, ay hindi lamang para sa iyong kalusugan o pagbabawas ng timbang, gumaganap ang mga ito sa kung gaano ka makakatulog sa gabi. Para sa kadahilan ng iyon, maging matalino tungkol sa kung ano ang iyong kinakain, at iniinom at kapag ginawa mo ito, halimbawa, kumain ng hapunan ng maaga sa gabi, hanggat maaari at iwasan ang mabibigat, mayaman o matamis na pagkain at fine carbs, tulad ng puting tinapay, puting bigas, at pasta. Kahit na ang isang bagay na light, ay magti-trigger pa rin ang iyong metabolismo, mag-aalis sa iyo sa ketosis, at mag-udyok sa panunaw. Ang lahat ng mga sistemang ito ay makakaapekto sa kalidad ng iyong pagtulog. Manood ng nakakatakot na pelikula, ang panunood ng mga pelikula sa bahay ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang makapagpahinga. Ngunit kung manunood ka ng pelikula sa linggo ng trabaho, kung kailan kailangan ng magandang pahinga para gumising ng maaga, kailangan mong maging mapili sa pagpili ng mga pelikula. Ang mga napakabigat na drama, mga pelikulang makaka-relate ka, na humahantong sa mga komplikadong pag-iisip, at higit sa lahat, mga horror movies, ang mga uri ng pelikulang dapat mong iwasang panoorin bago matulog. Ang mga nakakatakot na pelikula, ay mag-uudyok ng nerbiyos na pagpapasigla, at maaaring manatili sa iyong isipan pagkatapos mong patayin ang TV, na humahantong sa hindi pagkakatulog o mga bangungot. Kung manood ka ng palabas pagkatapos ng hapunan, pumili ng magaan ang loob at kasiya siya, yun lang, nasa inyo na yan kung susundin ang mga ito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood. Maganda ang topic natin ngayong araw at tiyak na marami ang guilty dito sa inyo niyan. Pag-uusapan natin ngayon ang mga bagay na hindi mo dapat gawin bago matulog.
Kung nahihirapan kang makatulog, at hindi mo alam kung bakit maaring dahil sa ginagawa mo ang ilang bagay, na hindi mo dapat gawin bago matulog. Una, uminom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng tamang dami ng tubig sa araw ay mahalaga, ngunit may mga pinakamabuting kalagayan, at hindi pinapayuhan ng mga oras upang gawin ito. Ang isa sa mga huli ay bago tayo matulog, dahil maaari tayong makaramdam ng bloated, o kailangan nating bumangon ng madalas sa gabi upang umihi, upang matiyak ang isang magandang pagtulog sa gabi nang walang pagkagambala. Iwasan ang pag-inom ng tubig bago ang oras ng pagtulog. Pangalawa, ehersisyo tulad ng inuming tubig. Ang ehersisyo ay mahalaga din para sa ating kalusugan at kagalingan, ngunit ang pag-ehersisyo bago matulog ay isang masamang ideya. Maaari mong isipin na ang iyong pag-ehersisyo ay magpapapagod sa iyo, na nagpapahintulot sa iyo na makatulog, ngunit sa katunayan, ikaw ay magiging mas gising, habang ang paggalaw ay nagpapasigla sa iyong isip at katawan na may mga kemikal. Paggamit ng gadgets, ang mga smartphone ay tila isang necessary evil. Ngunit tandaan, ang mga device na ito ay pinagmumula ng artipisyal na liwanag, na lubos na nakakaapekto sa schedule ng produksyon ng melatonin ng katawan, at natural na circadian rhythms. Kinakailangan din na aminin ang ating addiction sa mga bagay na ito. Ang teknolohiya sa isang kamay lang ang layo, ay naging ating pangunahing pinagmumula ng libangan ngunit isang kaguluhan din. Dapat mong ihinto ang paggamit ng mga electronic gadget nang hindi bababa sa 2 oras bago matulog. Gayun din, huwag kalimutang silence ang mga notification. Sa ganitong paraan, hindi sisindi ang iyong telepono at hindi ka magigising bago ang iyong alarm. Makipagtalo o makipag-away, kung nakatira ka sa iyong pamilya o isang kapareha, alam mo na kung minsan ang mga away ay nagsisimula ng hindi natin inaasahan at sa pinakamasamang oras. Kapag pagod tayo pagkatapos ng mahabang araw, nakakalimutan natin na mas sensitive tayo at ganoon din ang nangyayari sa ating partner. Ang pagkapagod na ito ay maaaring umantong sa isang away bago matulog, sa isang bagay na karaniwan mong kalmado o makatwiran. Kung maaari mong maramdaman ang isang nalalapit na argumento, subukang iwasan ito sa pamamagitan ng paghiling, na ipagpaliban ang pag-uusap na iyon hanggang umaga. Ang pagtatalo bago ang oras ng pagtulog ay magagarantiya ng isang awful na gabi ng pagtulog. Magkape, alam nating lahat ang epekto ng caffeine sa ating katawan at isipan. Kung sa umaga ang epekto na ito ay pabor sa atin, ngunit bago matulog ay lubhang nakakapinsala, kung gusto mong magkape pagkatapos ng hapunan, siguraduhing suriin muna ang oras. Huwag kalimutan kung ano ang iba pang mga item na may caffeine, tulad ng tsokolate at ilang mga tsaa. Subukan kung aling mga item ang may pinakamalaking epekto sa iyo at kumilos ng naaayon. Kumain, ang mga mabuting gawi sa pagkain ay hindi lamang para sa iyong kalusugan o pagbabawas ng timbang, gumaganap ang mga ito sa kung gaano ka makakatulog sa gabi. Para sa kadahilan ng iyon, maging matalino tungkol sa kung ano ang iyong kinakain at iniinom at kapag ginawa mo ito, halimbawa, kumain ng hapunan ng maaga sa gabi, hanggat maaari at iwasan ang mabibigat, mayaman o matamis na pagkain at fine carbs, tulad ng puting tinapay, puting bigas, at pasta. Kahit na ang isang bagay na light, ay magti-trigger pa rin ang iyong metabolismo, mag-aalis sa iyo sa ketosis, at magudyok sa panunaw, ang lahat ng mga sistemang ito ay makakaapekto sa kalidad ng iyong pagtulog. Manood ng nakakatakot na pelikula, ang panonood ng mga pelikula sa bahay ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang makapagpahinga, ngunit kung manonood ka ng pelikula sa linggo ng trabaho, kung kailan kailangan ng magandang pahinga para gumising ng maaga, kailangan mong maging mapili sa pagpili ng mga pelikula. Ang mga napakabigat na drama, mga pelikulang makaka-relate ka, na humahantong sa mga komplikadong pag-iisip, at higit sa lahat, mga horror movies, ang mga uri ng pelikulang dapat mong iwasang panoorin bago matulog. Ang mga nakakatakot na pelikula ay mag-uudyok ng nerbiyos na pagpapasigla, at maaaring manatili sa iyong isipan pagkatapos mong patayin ang TV, na humahantong sa hindi pagkakatulog o mga bangungot. Kung manood ka ng palabas pagkatapos ng hapunan, pumili ng magaanang loob at kasiya siya. Yun lang, nasa inyo na yan kung susundin ang mga ito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.